Pagsikat pa lamang ng araw ay nagtipon na ang mga taga-suporta ni presidential aspirant at dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga bilang pakikiisa sa nationwide unity caravan nitong Linggo, November 21. Umikot ang grupo mula siyudad San Fernando, Angeles City, Mabalacat City, Magalang, Arayat, Santa Ana hanggang Mexico. Ayon sa group moderator na si Casper Salonga Intal, umabot daw sa 40,000 ang bilang ng mga lumahok sa unity ride dito pa lang sa Pampanga. Mula sa bisikleta, motorsiklo at kotse, lahat present. Dagdag naman ang iba pang taga-suporta, pagpapakita raw ito na solid sila para sa kandidatura ni Marcos Jr. at sa running mate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa lalawigan ng Bataan, hindi rin nagpatinag ang mga BBM supporter kahit mabahagyang bumuhos ang ulan. Alas 4 pa lamang na madaling araw ay nagtipon na sa kanilang assembly area sa barangay Bangal din nalupihan ang mga motor rider na ito. Simula din nalupihan hanggang Mariveles ang naging ruta ng mga Bataenyong taga-suporta ni Marcos Jr. Ang ginawa ng kanyang ama ay napakaganda at malamang mas mahigitan niya pa. Sa kapital naman ng Bataan na Balanga City, tila isang malapis ng tagpo ang naganap ng magsama-sama na ang BBM supporter mula sa iba't ibang bayan. Sa isang video vlog ay nagpasalamat naman sina Marcos Jr. at Duterte Carpio sa lahat ng nakibahagi sa Red Day. Hangad daw nila na may pagpatuloy ang magagandang proyekto sa kalusugan at ekonomiya. Ito ay simula pa lang sa isang mahabang biyahe patungo sa tuluyang pagbangon natin bilang isang bansa. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin man makapadiwala si Marcos Jr. sa buwas ng suporta ng maraming Pilipino sa kanyang kandidatura. Nagulat ako dahil hindi namin ini-expect na ganun. Ang aming schedule, sinasabi lamang, ay pupuntahan namin yung mga leader. E biglang sumalubong sa amin, ito kadami-dami na nakapula. Nakatakda namang magsagawa ng isa pang BBM motorcade sa Zambales sa November 28. Aarangkada ito ng alas 7 ng umaga sa Olongapo City at didiretso hanggang sa sports complex sa Bayan ng Iba. Rainiel Pawid, CLTV News.